Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo, mga hinday. Kaway, kaway! Yan! Sa araw na to, partner, andito tayo sa Barangay Purok, Pura, Tarlac, at Northern Luzon. Kasama natin ngayon, partner, ang isang napakagaling partner dahil OFW, ay hindi, ano siya, permanent na nag-stay doon sa Canada. Pero ngayon, partner, bumalik sa Pilipinas at dito nagnegosyo ng hito. Pero partner, kasama natin ngayon si Sir Crispin Dailig. Yes po mga idol, at saka po mga idol, ito ay kakaibang serye ng ating Hito Farming episode po mga idol, dahil si Sir Crispin po mga idol gumamit po ng solar na 2,500 watts yan, para gamiting water pump yun, supply sa yan, kanyang Hito, dahil para tipid sa kuryente. Tama yun. At sir, kaway-kaway mo ba yun, sir? Ayan. Sir Crispin, paano nyo naisipan na instead na magkuryente or makina yung source of water nyo, eh solar ang ginamit nyo? Kasi sa ngayon medyo mahal ang mabili sa diesel. Kaya naisipan kong magpatayo ng solar. Ayun. At saka katulad ngayon, tumataas lagi ang mga gasolina, diesel. Kaya nag-solar na lang ako. At saka unlimited water pa sa pump. Kaya sa concrete pump ko. Pag-araw? Sa pag-araw. Ayan. Magkano ang gagastusin natin dyan, sir? Baka marami kasing partner magagaya. Kasi ang initial dito, kung direct, kasi nagdubli ako dito 140,000. Ayun. Ang nakon dito, initial. Initial? Capital? Capital. Kaso pinalagyan ko ng ganito, kaya umabot ng 160,000. 20,000 lang nadagdag? Oo. So ilang ano muna to, months na operate na? October pa to eh. October, November, December, January, February, January. 3 months pa lang. 3 months pa lang. 3 months. Ayun. So yung partner, pero partner ha, shout out muna dyan sa ating mga kaibigan na dito tayo ngayon dahil sa kanila, si Raymel TV at sa si Hito Lagala, Hitong Lagalag. At saka ang Mark Fish Fan, don't ayun, forget mo din i-subscribe po sila at saka i-follow sa Facebook. Ayun, so napakaganda partner, kasi tatandaan nyo po mga totoong makainday, pag nag-start kayo ng aquaculture, ang kailangan talagang gawin, huwag po kayo mag-start muna dun sa concrete na pond o ganun ba. Dapat may water source muna kayo, katulad din sir, yung tubig muna inuna niya, kasi yun yung magsusustain sa mga alaga yung isda. Ayun. Ayan. Yan talagang importante, tubig. Tama. So si Crispin, ilang piraso ang fingerlings, kasi ngayon nagsusorting na. Meron dito sa inyong fish pan na starting. Nasa 15,000 fingerlings ang 15,000. Ayun. Kailan po nagsimula? At saka ano yung mga pagkain natin? At saka nagsimula gamit? Kami dito, naghulog December 9. December 9? Tapos yung sumunod na hulog, December 26. Okay. Ang ginagamit ng pakain, tati, yung pre-starter muna. Tapos meron kaming inahalo na orobiotic, probiotic. Probiotics? Probiotic. Na kuha ni Sir Mark at si Sir Raymond. Ayun ang ginagamit ko ngayon. Halo sa, saan po yun yung halo? Yung orobiotic, inahalo namin sa pagkain. Every other day, inahalo namin sa umaga at hapon. Tapos yung isa naman, yung nitrate, kung minsan, every week, nilalagyan namin ng, ng nitrate. Dalawa po pala, dalawa? Dalawa. Bakit dalawa po? Yun ang kung sa tubig, yung nitrate para sa makukuha ng mabawang ano. Okay. Tsaka nagpo-produce ng mga lumot. Yun, yun. Yun. Para kailangan din ng mga isda. So, yung netrophic sa tubig? Sa tubig. Yung probiotics? Sa pagkain. Sa pagkain? Sa pagkain, yun. Yun pala. Paano yun siyang mixing nun? Halimbawa, ano yung pre-starter mo, ilang kilo at saka gaano kadami yung probiotics na hinahalo? Sa pagkain? Actually, sa ginagamit ko ngayon dito sa 5,000 kasi naiwala yung 5,000. Sa isang 5,000, isang kilo nang ginagamit ko. Isang kilo na? Isang kilong pre-starter. Okay. Tapos, ilan nang imimix natin doon? Kalahati ng 1.5 liters. Ahalo ko sa gabi, kinaumagahan ko gagamitin. Ay, ihalo mo sa tubig? Ihalo ko sa tubig yung orobiotic. Gano'ng kadami?
Isang kutsarita lang. Maliit na kutsarita, teaspoon. Oh, teaspoon. Yung halo sa 1.5 na tubig. Oh, 1.5 na tubig. Tapos kalahati. Kalahati ang itutubig mo dun sa pagkain mo. Ng feeds. Gano'n naman katagal yun bago ipakain? Oh, mga kwan lang siguro. Mga, ewan ko kung may 30 minutes. 5 minutes siguro. 5 minutes? After time halo, kain na. Ayun. So yung partner, dalawa pala yung ginagamit nila probiotics. Yeah. Partner, hindi na natin muna i-explain yun kasi parang ma-ano yun eh. So partner, gagawa tayo ng video para doon. Tatanungin natin sila kung ano yung uses sila. Sir Emel ba? Yes. Sa Sir Mark, yun ang gagawin. Sir, balik tayo dito partner. Kasi ito, hanga-hanga partner. Kasi nga, doon na nakatira sa Canada. Yes. Ano na sila, permanent residence na sila doon. Yung iba gustong-gusto mag-abroad, gusto mag-permanent. Bakit po kayo bumalik dito sa Pilipinas at magkaroon ng negosyo na ganito, yung hituan? Yes, po? Tama po. Eh kasi nainggan nyo kasi ako doon sa video nyo, napapanood ko kayo. No. Kaya naisipan ko. Kami pa pala nasisi dito. Mag-ito. Ayun. So nag-start na po kayo? Oo, oh, nag-start ako. Mag-ito. Pero pag-start yun ang hito, may nalis ba kayo sa hito or may katuwang po kayo? Ay wala, mayroon akong mentor, sila Sir Remil at Sir Mark. Ayun. Sila ang nagbigay sa akin ng nagme-mentor sa akin hanggang ngayon. Nagsusupport, technical support. Technical support. Ayan, kung may mga kaibigan po tayo mga idol, lalo na po, please subscribe. Pwede nyo po magiging mentor din sa pag-hito farming mga partner, ang mga idol. Si Remil TV at saka Mark Kapishpan, please contact sa kanilang YouTube channel or Facebook page. Tama, i-contact nyo lang sila. Sir, ano ba yung tinuro nila dyan sa inyo? Tingin nyo po ba, effective naman? Effective naman. Boy naman? Oo, 100% naman. Ayun. Yun ang maganda, no? Kasi consultant eh. Oo. Ayun. Okay naman sila, okay naman ang kwan nila. Yung mga turo nila, basta sundan mo lang. Mga sinasabi nila, mga protocol nila. Okay naman ang resulta sa mga isda. Ayun, partner. Ayun. Pero nagtataka ko, partner, sino ang nakaisip na magkaroon ka ng solar na ganito? Yes. Yeah, itong ganito lang, naisipan ko kasi nung nandun pa ako sa Canada. Kasi mahal na ang mga bilihin at yung diesel. Sabi ko, may napapanulin ako nagkakabit ng solar. Sabi ko, why not na itry ko na magkaroon ng solar. Total, meron naman akong existing na tubo dyan. Deep well. Kaya sinubukan ko. Ayun. Tapos ang nangyari? Successful naman. Very successful partner kasi pag nakita nyo po dito, nag-ikot kami nila partner kanina, yung farm nila partner, integrated. Yung mga waste ng yung mga dumi ng mga hito napupunta doon sa kanilang palayan. Yes. At yung palayan nila partner, sobrang taba. Sobrang taba, ang ganda, green, organic 'yun. Pag ibig sabihin, konti na lang iabono mo. Oo. Lahat ng ammonia na waste dito sa kanyang fish pond mga idol, diretso doon sa likod natin yung palayan po mismo. At saka partner, tatanong ko lang dahil dito, siyempre first timer ni sir. Tama. Medyo kasi sa first timer partner, 'di ba? Dami na nating na feature na nalugi talaga sa first timer. Tama. So, Sir Crispin. Crispin ba? Oo. Sir Crispin, itong pagsimula niyo ng fingerlings, madami bang mortality? Sa ngayon ay kokonti naman siguro, yung 15,000 siguro, ayaw ko kung may 1,000 na. Binibilang ko parang wala pa eh. Yung mortality. Salamat pala sa pagtuturo nila Sir Remil. Yes. Kay Sir Mark. Mark Kapishpan po mga idol. Sila yung technical support kita partner. Siguro, may kakaibang technique yun. Ayan. So sir, balik tayo sa pagpakain mo. Di ba, nag-start ka ng pre-starter. Hanggang ngayon, ilang buwan na yung hito mo from December 9, January, ano ngayon eh? 11? Hanggang ngayon, di pa natin. Isang buwan. Pre-starter pa rin ang ginagamit ko hanggang ngayon eh. Ayun. Ewan ko lang kung kailan ako kakapan. Tatanong ko muna sa mga mentor ko kung kailan ako magpapalit ng feeds. Sa inyo po dito na Sir Crispin, gano'ng kalaki na yung pinakamalaki nyo? Ewan ko, malaki na rin. Abot na ba ng 8? Ganun? 7? Oo, mayroon na siguro. Ayun. So, yun. At saka nagsimula kayo December 9, gaano kalaki yung inyong mga fingerlings? 3 inches yata. 3 inches? 3 inches. Oo. So ganun, 3-4 inches. Ayan. 3-4 inches partner. So, ibig sabihin, doon talaga yung tamang edad ng mga fingerlings na dapat i-transfer siguro sa... Pero usually, madami pa mortality doon. So, di ba, 5 sabi nila. Ganun. So, dito sa kanya, medyo effective naman. Kasi effective naman yung mga kwan nila. Ang dami, kung makita nila partner sa video, ang daming kanina, yung mga
na mga nagsasizing tayo. Oo, nagsasizing sila, nag-sorting. Yun ang ginagawa nila. So, partner, sir, ito mga idol, baka maraming curious, gaano ba kalakas ang water pump dito sa 250 watts na solar? Kalakas, pwede ba ito yung puntahan? Yeah, okay. Tingnan natin. Ito, ito, ito. O, malakas. So dito mga idol, meron pa mga circular pan dito na to start. Ah, ito. Ayan, ayan. Ayan. Ito, ito pag-close natin to. Saan ba pupunta? Doon. Doon. Ayun. Ayun pala. Ganun po kalakas mga idol. Ito close po doon partner. Ito, dito. Dito, open natin. Dito, 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 yan oh. Oo. Oh. Yan oh. Oo. Oh. Ganun kalakas. Pag habang may araw, ganito. Oo, may araw. Pag mas mainit sir, mas ano pa ba ito? Mas malakas? Oo, oh, mas malakas pa, lalakas pa yan. Pag kasi mainit, makulimlin o. Dikit pa tayo sa ano. Ayan, so ito po mga idol, ang ating mentor. Kaway-kaway po tayo sir Mark. At saka, magandang buhay po mga kapishman. Technical support dito sa kay Sir Crispin of Farm. At si Sir Emil yung ating shoutout sa hawak ng kamera. Ayan partner, papaalam na po yung mga kapishman. Kaway-kaway muna dyan sa Department of Agriculture. Nakita nila yung live, tapos pumunta sila agad yan. Kaway-kaway po sa inyo. Happy farming. Ayan, si Sir Joseph, si Sir Lita, ay Ma'am Lita, si Ma'am Maja, Brenda, Joe. Sir Joe. Ano yung lahat, ha? Kailangan mo na kayo, matandaan mo na yung mga mukha niya. Baka malimutan nila yung ano. Huwag niyo pong kalimutan yung fingernails ng tilapia tsaka yung sampung sako ng ano. Salamat, Department. Salamat, Sir Leo. Yes, at saka mga idol partner, punta na yun sa naging susorting. Tama, punta tayo doon. Tara, itapit tayo doon. So yun ang nangyayari pala. Sir, ano ba yung... pag siyempre magtatanong yung mga tutumahin natin mga idol, pag gabi, tuloy-tuloy pa rin ba o nagsa-stop ka na? Mag-i-stop na ako ng tubig. Yeah. Okay. Hanggang what time lang yung ano niya? Hanggat may araw kung ano. Pag may araw? Pagka may araw, tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy. Tubig. Tuloy-tuloy. Pero pag gabi, kusa na siyang mag-i-stop. Uh-huh. Ayun. Okay. Stop na. Kung emergency naman na kailangan ng tubig, uh-huh, meron akong backup na galing sa Meralco. Ay, Tarelco. Ayun, yun. Yung kulete. O, Tarelco. 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 Ayun. So, ito yung mga sizing na po mga doon na 3 inches from December 9th. So, today is January 10th. Oh. Nagulat po kasi kami. Hindi namin nakala na ganito kaagad yung paglaki nila. Hmm. Hindi na po sila kakasa sa pang-sorting dinala namin. Kasi yung pong katulad kasi nung dati, hindi naman po ganito talaga talalaki. Ngayon po, dahil nga doon sa ginagamit natin mga bagong technology na na-share natin kay Sir Crispin, pati po yung probiotic na ginagamit po natin, nagulat po kami, napakaganda talaga ng epekto mo. Yes. Kaya, dahil ikaw yung nag-mentor kay Sir, na sabi niya po sa amin na mayroong dalawang probiotics na ginagamit sa ito, pwede mo bang ma-explain sa ating mga idol? Yan. Ang una po namin ginagamit ay yung pong orobiotic na aqua maintenance na kung saan po yung po yung inihahalo namin sa pagkain. Mm-hmm. 2 grams lang po, good for 1 kilo na siya. Napaka-tipid pero napaka-effective. Paano ang tipla? Ang pagtitipla po namin nun ay 1 liter, 2 grams, para na po siya sa isang kilong pagkain. Ano yung sa powder? Powder po yun, titimplahin po natin siya. Yun nga lang po, 6 to 12 hours po siya bago gamitin. Bababad po natin siya sa tubig. Na isang litro? Opo, na isang litro. Wala pong takip pa, bawal takpan. Kasi bubuhayin po natin yung microorganism. At ang good news po doon, magbumultiply na po siya. Pag yun po ay nakain ng ating mga alagang hito. Magiging healthy po ang hito ninyo. Immune system nila, lalakas, titibay. At ang maganda pa po doon, kahit po crowded, intensive farming po tayo. Talagang matibay po sila. Ano yung probiotics na yun? Ano yung sa pagkain na tinitipla? Aqua maintenance po yun. Okay. Ang isa naman po ay yung nitrofix at odor fixer. Ang ginagawa naman po nito, pinapatay naman po lahat ng ammonia, bad odor o bacteria na nandoon po sa tubig natin. Kaya yung pong isa naman, para sa pagkain, yung isa po, para sa tubig. Hmm. Ang ginagawa naman po namin doon ay 5 grams lang siya. Isang 1.5 liter na tubig. Magdamag din po namin siyang ibababad. So, kinabukasan na po namin siya gagamitin. Hmm. Ang good news po doon, once or twice a week lang po siya gagamitin. Gano'n siya kalawak? Ang isang kutsara po na 5 grams, kahit po 4x4 o 5 meters diameter kaya po. Ayun, 4x4. Gano'n lang po siya katipid.
Partner, na-remember mo ba yung sila? 20 square meter. Apo, mga ganun, ganun po siya. Or pero 25. Yung sabi ni Sir Crispin kanina, tugmang-tugma doon sa sinabi ni Sir. Talaga nakikinig si Sir Crispin. Kaya sigurado yan, magiging 100% success tong kanilang... Kasi sabi niya kanina, partner, di ba? Isang teaspoon lang, ilalagay sa 1.5, tapos ay kinabukasan paggamitin. Ibig sabihin, eco-culture pala. Yes. Para po mag-multiply po siya, mag-a-activate po yung ating mga microorganism. Mabubuhay po kasi yun, magmamarami na sila doon. Ang good news po doon, meron na po tayong probiotic at meron pa pong prebiotic. Ibig sabihin po, habang binubuhay sila, ginigising sila, meron na rin po silang kasamang pagkain doon. Ayun. Ano yung prebiotic doon? Yun po yung pinakapagkain po ng probiotic natin. Yung pong ginagawa ng iba, di po ba naglalagay sila ng molasses para doon sa pagkain doon ng probiotic nila. Yun po yung mga kinukulture sa backyard. Pero ito po kasi ang ating bagong technology na probiotic. Kasama na po doon yung pagkain. Ayun. Yun po, ganun po siya. Yung agwa maintenance yun sa pagkain, hindi ko. Yung kasama sa pagkain. Apo, yung isa din po, ganun din po. Yung nitrofix at odor fixer. So do you think, Sir Mark, na nabanggit niyo po kanina na nagdala po kayo ng ganito, consulting? Yan. Pero hindi nyo in-expect na ganito nakalaki kaya hindi nagagamit. Opo, kasi hindi na sila kakasya. So, may connection ba yon sa probiotics na ginamit nyo? Yes po, napakalaki po. Kasi, unang-una, dati po, pagka nung hindi pa po kami gumagamit ng probiotic, marami pa pong lumalabas dito. Ngayon po, yung pinakamaliit ni Sir Crispin, hindi na po kakasya yung pinakamaliit pa niya. Dito? Opo, hindi sabihin. Ito naman po, masyadong malaki kaya hindi naman po namin ginamit. Yung pong mga past grower ni Sir Crispin po, dito may iiwan. Ayun. Ang kailangan po kasi namin maihiwalay yung medium tsaka yung past grower. So yun ang importante, partner. So ito, partner, Sir Crispin, paano yung natuklasan na mayroong technical support sila Sir Mark at saka sila Sir Emil TV? Ay, napanood ko rin sila sa ano, sa YouTube. Oh, wow. Sa YouTube channel nila. Kaya nagkinuntak ko sila. Tawa ng Diyos, nakontakwarto naman sila. Yan, pumunta dito? Hindi, na... Nag-seminar pa po sila sa amin. Muna ako. Kanila. Sila pa po ang nagpunta sa amin, ha? Tapos, nagpunta rin po kami dito. Tinignan po namin yung facility nila. Yun nga lang po, hindi naabutan ni Sir Crispin yung pagtuturo namin ng paggagawa ng concrete pang setup. Kaya medyo nagastosan din po si Sir Crispin kasi nag-retouch-retouch pa. Nag-refair. Pero kung nasabi nga po ni Sir Crispin, kung nakilala po sana kami nung maaga pa, hindi na po sana naging malaki ang gas. Ayun, tama no. So, dapat partner, mga totoong mga mga idol, ay importante din, nagkaroon ka na ng water source mo, yung pagkakaroon ng concrete plan na dapat konkreto, na dapat hindi siya mapalpak. Opo. Kasi pag pumalpak doon ako, malulugi ka sa tubig mo, siyempre mag-leak. Lagi po nagli-leak, maaapektuhan din po yung ating isda kasi karga kayo ng karga dahil araw-araw nagbabawas siya. Tama, yung dapat proper na ano pag tawag niyan, pag ako paggagawa talaga no, dapat meron talaga setup pa lang po, dapat masundan na kaagad yung pinaka programa niya, yung pinaka setup niya, yung pinaka design ko. Yes. Kasi pag nagkamali po kayo ng design, mga idol, either dalawa lang partner, mamatay yung mga hito nyo dahil sa taas ng ammonia, or baguhin nyo para makorek, hindi sila mamatay dahil sa ammonia, pero gagastos kayo ulit. Tignan nyo po, lahat po nung dumi nila na nasa circular ay tumitining po yung sa gitna. Ibig sabihin, pagka yung buong magdamag, nagtapon tayo sa umaga, ganito po ang mangyayari. Tingnan nyo lang po yung tubig nila, ha? Malinis. Ayan po, malinis. Ayan, napakadumi na. Tingnan nyo po. Ngayon, kahit buksan na magdagdag kayo ngayon dyan, wala na yung pinakabaho yung dumi. Kasi una na siya iniluwa. Ang ginagawa po namin dyan, yung unang hollow block po yung umaga, tinatapon. Ito ang maganda doon, doon na pupunta sa ano, palayan. Yung dumi nito, bumabunta sa palay. Tingnan nyo naman po, green na green yung palay. Hindi po, fertilize yan. Noon, madami, walang yan, madami yan. Hindi ko pabanda rito. Maganda kasi nung dumi nung mga ito, yung ammonia nito, yun na po yung magiging mataba po na lang. Hindi mo, partner, kahit amayin mo ngayon yung tubig niyan, hindi siya mabaho. Kasi yung pinakadumi niya, lagi nakatingin sa gitna. Una mang iluluwa yan sa umaga. Pagkatapos yung buong maghapon, alas 5 o alas 4:30, magtapon ka ulit para iluluwa din niya yung buong maghapon naman ang dumi niya. Saka yung magpa-overflow. Wala na po yung dumi niya. Kasi pagka nagpa-overflow ka kaagad, hindi mo muna ito binuksan, ang mangyayari, baka makalansaw po yung nakatinong sa gitna. Kahawa siya ulit sa tubig. Mag-limit siya ulit.
Kasi pag nasarado, ganyan lang po. Para hindi kayo mabasa. Ito po yung kagandaan ng sinasabi namin na drainage system namin. 100%. Ito po kasi, 50% ito, dalawang hollow block yung matitirang tubig niya. Ito, pangatlong hollow block, pang-apat na hollow block, yun na po yung maintain namin ng taas ng tubig. Ano purpose ito, Sir Marco? Para lang po hindi kumalat yung tubig at dun lang po siya lapat. Ang tama, partner, sa nakita natin, partner, dito, Sir, tanongin natin si Sir Crispin. Ano, gaano kalawak itong nakabakod, Sir Crispin, sa area mo? Mga nasa 1,000 square meter. 1,000 square meter. No. Ito nakaka-excite. Ilang pan po meron kayo dito? Nasa lima. Lahat. Lima? Lima at saka dalawang maliit. Ilan po yung pieces ng fingerlings na nandito ko sa inyo ngayon? 15,000. 15,000. Possible po, ano expectation nyo? Mga ilang kilo yung possible na harvest natin sa 15,000? Hindi ko pa masasabi kasi. Hindi masasabi. Baguhan tayo. Baguhan pa lang po kasi siya. Ayan, oh, ito. So yun ang ano, dapat malaman natin, Sir, si Sir Mark nang tanongin natin. Yes. Sir Mark, expected natin ilang months bago tayo makapag-harvest dito? At ilang, sa isang kilo, ilang piraso? Yung pong nauna natin 10 months, yung nauna natin 10,000 piraso na una hindi deliver kay Sir, yung pong sabihin na natin 3 to 4 months po siya bago ma-harvest. So, pero sa nakikita namin yun, baka mas mapaaga pa siya sa 4 months. Kasi mabilis. Opo, mabilis lumaki. Ang good news pa po doon, less mortality si Sir. Sabihin na natin doon sa 10,000, pinakamataas na po siguro ni Sir yung 10%. Sabihin na natin 4-9 o kaya 4-5 ang mabuhay. Pinaka worst na yun, 4-5. Sa 5,000? Hindi po. Sa 10,000 pa rin sinasabi ko. Sa 10,000? Sa 10,000, sabi na natin 9,000 na lang yung mabubuhay. I-divide po natin sa 3, 1 kilo. O ilan po makukuha natin kilo? 3,000? 3,000. So 3 pieces is 3 kilo? Yes. 1 kilo? Yes. So magkano yung presyohan dito sa inyo, Sir? Sa market, nasa 140 ato, 120. Pag dito sa farm, Sir, magkano? Siguro pwede na rin sa pwede nang mas mababa ng 120. 100. Lagay natin 100. Oo. Pagka 3,000 kilos, pa 300,000. Yes. Sa 10,000 ano pala yun, 15,000 dito. Ah, iba pa yung 5,000 isa. Oo nga. Sir, magkano na nagastos mo dito, Sir? Ngayon, pa lang. Dun po, huwag nang isali. Sa feeds. Ewan ko kung magkano sa feeds, sa fingerlings, yung una, yung 10,000. Nasa kwan na siguro, 80. 80 pa lang? Oo. Kasali ng fingerlings? Oo, kasama. Mamalit pa lang pala pa nito. Malit. Talaga. Nakaka-excite talaga siya. Ayan, so possible partner, makakapag-gasto siya ng halimbawa 150. 300,000 yung kikitaan. Kalahati din pala kita. Kasi baka yung invite mo kami, kain tayo dito. Ay, walang problema. Pero pinakain tayo kanina. Okay, partner, balik tayo ng partner. So yun, possible partner kasi, sinira lang natin na gano'n ang idea, bakit kito ang business na pinasok ni Sir Crispin? Dahil nakita niya doon ang malaking possibility na hindi mo naman kailangan ng area na malaki, na malawak, kaya mo nang kitain dito sa ganito kalait na area. Yes. So yun ang pinaka-importante. Tandaan niyo po yung mga OFW, yung mga permanent residents na sa ibang bansa, sa US ka man, sa Canada ka man, sa Netherlands ka man, o kahit saan ka man. Importante, pag-uwi mo sa Pilipinas, may sustainable source of income ka na makakapag-sustain doon pag nandun ka sa probinsya nyo, kung kahit saan ka man dito. Pero careful lang sila, partner, dahil mayroong magsisimula, mayroon na tayong nakikilala na nag-start agad. Siyempre, excitement, full pa yun, pero lack of knowledge, walang may nakilala nga technical support, ang nangyari, nag-down pa rin, partner. Tama so, instead yun. Na kumita po mga idol, na lugi. Yun. So, advice po mula sa akin, partner, hindi ko lang kung same tayo, na mas maganda kumuha ng technical support kagaya ni Sir Remil TV at saka ni Mark Katikpan or Hitong Lagalag. At saka siyempre manood sa iba't ibang YouTube channel din yeah, sa atin at saka sa iba. At least marami silang malalaman. Pero iba po yung tutorial na nakakapunta yung inyong mga consultant technical support area kaysa sa nakikita nyo lang sa video. Yan yung video ko. Mas maganda yung personal na nandun siya. Pero huwag nyo namang itipirin yung mga consultant nyo. Pagpunta nyo sa area nyo, bigyan nyo naman 1,000. Ay, nandito pala si Sir. Bigyan nyo na pang udo, na pang gasolina, na pang baka mamaya malayo pala. Siyempre kawawa naman, partner. Siyempre alam mo naman nito yung mga magagaling yan sila. So ibig sabihin, yung goal nila is
para makapag-harvest ka at magiging successful yung farm mo, siyempre sila din ang bibili. Yes. Kayo di ba bibili, sir? Pwede po. Ayun. Ang isa po sa ginagawa namin, para makatulong po kami dun sa mga beginner nating mga bagong member, tinutulungan po namin sila mag-market. Ay, ganun, maganda. Opo, isa po yun sa nagiging agreement po namin na kami po ang magtutulong sa kanila sa advertisement. Tulad po nito kanina, nagulat tayo lahat. Biglang dumating ang Department of Agriculture. Dahil sa live lang. Naka-live lang tayo. Napanood po pala tayo ng Puro Tarlac. Hello po sa Mayor ng Puro Tarlac. Magandang hapon po. Yes, at saka nagulat po talaga kami, napakasaya sa pakiramdam. Kasi sa ginagawa pa rin natin na pagtulong din sa iba, ay na-appreciate din po pala ng iba natin mga kasama. Tama na yan. At saka kaya po, lagi po namin sinasabi, huwag na po tayong manghuhula. Pwede naman nyo po kaming konsultahin ni Sir Remy at yung ibang mga technician para naman hindi na tayo malulugi. Tama. Bakit pa po tayo maghahagdan kung mayroon namang elevator? Sabi nga ni Sir King King. Kay Sir King King ko napakinggan nga. Yes, at saka mga dol, para hindi po kayo mahirapan, ilalagay po namin ang contact number ni Sir Emil TV at saka ni Sir Mark Akipan. Ayan, magkasama sa sila. Sa below po sa video natin mga idol. At saka mga dol, dahil po dyan mas malaki ang success rate nyo pag kasama po sila mga dol at saka ma-apply yung kanilang technology na ginagamit na ano yun? Orobiotics. Yes ma, orobiotic po. Na probiotics. Probiotic na, ang tatakbo ng ating orobiotic ay pinaka-name po ng company orobiotic at ang ating pong mga kondon ay yung probiotic. Ayun. So partner, gagawa tayo ng video dun kay Sir Mark. Siyempre, dito tayo nauna dahil nga may schedule pala sa dito na pag-visit po kay Sir Crispin. So kailangan nating sumabay dahil nga hindi na po hindi patagalin to. Baka mamaya marami ng shooter, baka naubos na mamaya yung fingerlings. So dapat yung tandaan yung partner. So gagawa tayo ng mga videos na ganun. Sana po may natutunan kayo sa video. Ito partner, may question ka ba partner? Wala na partner. At saka maraming salamat mga idol. Don't forget to subscribe po ang ating kaibigan, Kapish Pan at saka Titong Lagala. Mark Kapish Pan. Yes. At saka ang ating partner na nagbibideo sa atin, Remil TV mga idol. At saka syempre bago tayo magtatapos, hingi tayo ng konting idea. Sir Mark, bakit kailangan ng mayroong knowledge na sapat bago mag-start ng hito farming business? Tulad po nung nasasabi namin sa mga bumibili po sa amin ng fingerlings, hindi po namin sila binibentahan kung hindi po nila alam talagang tamang pag-aalaga. Kasi po, napakasakit naman para sa amin na manghuhula po kayo, malulugi kayo, kasi parang mag-experiment pa kayo na magta-trial and error. Hindi po namin talaga kayo bibentahan kung gusto niyo pong bumili sa amin at hindi niyo pa po talaga alam. Hindi po. Pinaka-the best po dyan, mag-invest naman po tayo kahit kaunti sa kaalaman. Tama. Kasi yung kaalaman, kahit saan po kayo magpunta, dalan-dalan nyo na po yun. Pumunta man tayo, pumunta man tayo sa ibang lugar, sa ibang probinsya, mag-alaga man po tayo doon, kaya po natin panindigan yung kaya talaga natin bumuhin ng ito. Ayun, partner, galing partner. Tama hindi yun mawawala, madadagdagan pa partner. Yes, ayan. Madadagdagan. Kahit saan ka man sa mundo, pag may karunungan, may kaalaman, talagang magsusurvive ka. Yes. Yun, partner. Ito lang partner, tanongin natin Sir Crispin, kasi partner, sipin mo, permanent residence na sa Canada. Hindi bumalik. Hindi na doon bumalik, dito na nag-retire. Mayaman na to eh, pero dito sila eh. Mayaman sila sa kaibigan dito. Sa kaibigan. Sir, ano ba yung best life advice mo sa ating mga katotoo mga hindi, mga idol natin? Mga kasama namin dyan sa mga OFW, kahit saman sa buong mundo, kung gusto nyo nang mag-retire, ito siguro ang may papayo ko sa inyo. Magandang business ito panimula. Itong pag-iito o pag-iisda. Alin man ang gusto nyo, kung ano, tilapia o hito, maganda rin yan. Ayan. Maraming salamat to mga dol. Kasama natin si Sir Crispin at saka si Sir Remil TV at saka Hitong Lagalag mula yan dito sa Barangay Pura Tarlac. Happy farming mga idol. Happy New Year sa inyo lahat. Tandaan nyo po palagi. Don't forget to subscribe itong channel po namin. And please click the notification bell para updated po sa bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado po yan, kita-kita tayo sa farm nyo. Happy New Year! Yes! Happy New Year! Bye-bye! Bye-bye!